Yan po. So, eto na po yung raptor po na pinropagate natin last time. So, ayan. Hinihintayin na lang natin magka-plantlets po yung mga division na yon. Tapos po, eto pong pinaka-mother plant niya. Yan po, tingnan nyo. Nakahuli po siya ng, ano yan, higad. Ayan. Si Caterpie. Ayan po, nahuli po niya yan. At sabi ko, bihira po ito nangyari na hindi mo pinakain ng manual. Nakakahuli siya ng kakaiba. Ayan, higad. No, tapos nung nakaraan nga, naikwento ko po sa inyo, nakahuli naman po ng bulate. So, ang ating po pag-uusapan ngayon na hindi po tungkol dun sa ating no? Pero at least may update po kayo ng konti tungkol dun sa Venus Flytraptor na ating pinropagate last time. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay yung technique na aking ginamit nung ako po ay nag-uumpisa pa lang, no? Kasi ako po ay talagang parang na-inlove po ako, no, sa halaman na Venus Flytrap, at gusto ko po talagang matutunan kung paano to alagaan at paramihin. So, ang ginawa ko po that time ay nag-research po ako ng gusto. Sobrang pagre-research tulad po nung mga naging tulad po nung baguhan po ngayon na talagang sobrang mag-research. No? Ako rin po dati, sobrang po talaga ako mag-research. No? Pero sa totoo lang, ang pinaka-the best po noon, experience talaga, true experience. Know the basic, tapos true experience, doon tayo natututo. Kasi iba po yung environment sa ibang bansa at sa atin. No? So, at depende na rin po yun kung ano po yung magiging mas komportable po sa inyo na way of propagation. So, ang gagawin po natin yan nga ay water propagation. Ang kailangan po natin, tweezer, no? Gunting, mga bote, yan. At yan po, yung mother plant na gagamitin natin as a propagation material, no? Yan po ay Venus flytrap sinagtala, local cultivar. So, para po na rin, no, isang lapagan lang, no? Kumuha na uli ako ng mga sundews tulad ng Adelaide and Piliformis. Doon po sa mother plant, nakaka-recover pa lang, no? Sana po hindi sila magtampo. So, ayan. So, at isang kapirasong sphagnumos, no, na kinuha ko sa newly propagation po natin 3 weeks ago. Ayan. So, ang una ko pong ginawa, no, ay akin pong nilinisan muna ng kaunti yung bote. No, kasi po ito'y galing sa pagkakatago ng halos ilang buwan, isang taon na siguro nung aking sinubukan mag tissue culture, pero wala eh. Nakakulang po ako ng equipments, no? Pero ayun, ganun pa man, siguro po hindi ako ganun katyaga. Ano? Tsaka po ayan, no, mas naging komportable po ako sa natural way of propagation. So bago ko po ginawa yung pag-aaral ng tissue culture, no, ito muna po ang aking naging ginawa, no, bago po tissue culture. Ito po yung water propagation. So, nilagyan ko po ng rainwater. No, that time ang ginamit ko po pinakuluan pa na distilled water. Kasi po talagang sabi ko dapat the best eh. Pero this time po rainwater lang ginamit natin. Low ppm po. Tapos nilagyan natin tong yung isa, no, para po may pagkakaano tayo. No, may pag kukumparahan tayo yung may live sphagnumos, no, at eto namang isa ay yung wala, no, pure rain water lang. So ang una po nating gagawin ay ilagay muna natin, no, yung Adelaide, no. Ang Adelaide po mas maganda yung nakalutang yan, kasi pag nagplantlets yan, alam nyo na yung Adelaide, no? So, mas maganda po yung sundews na nakaibabaw lang. So, ganun din yung Piliformis. Kaya lang, ang Piliformis ay medyo mahaba sa boting ito. Kaya nung, ayan nga, tinatry ko na ganyan, medyo hindi siya manageable, dahil kung lulubog lahat siya, no? Yung ibabaw po lang siguro yung magkakaroon ng plantlets sa maayos-ayos dyan. So, napag-isip-isip po, no? Na guntingin na lang, no, para magkasya. Hatiin sa apat yung isang medyo medium size na Piliformis na traps, no. So hatiin po natin 'yan. Ayun, hatiin natin. Kunin lang natin kasi
Nakalubog eh. Although mas maganda nga pag mahaba kasi yung mortality eh, syempre mas maganda ano, mas less po na mamatayan kasi mahaba. So pagka may ikli, so ayan, kung matutuyo ba siya, matutunaw, hindi ko rin po alam. Matagal ko na rin pong hindi nagagawa ito. Last time na ginawa ko, okay naman, pero hindi po ako ganun ka tawag dito, kabilib, no, dun sa bilis na kanilang paglaki. So, ayan po, kumpara dun sa propagation technique na tinuro ko po sa inyo last time, na sa nakatanim lang sa pure sphagnum moss or live sphagnum moss. So ito, ito naman yung sa pure rain water. So yung Adelaide at itong piliformis na to, atin ring hatiin. Ito po ay mga new traps, no, na medyo kadediretso pa lang sa piliformis. So fresh na fresh. Ito lang Adelaide, eh, talagang yung medyo lumaluma na yung aking ginawa. Yan, lakas ng hangin. Magde-December, mag-ano na, no, bear months na. Malamig-lamig na yung panahon. Nararamdaman na natin yung no, kapaskuhan. No, sana lang mawala na tong pandemic para talagang ma-feel natin, no, yung season na to. Anyway, no, may mga positive and negative naman nangyayari ngayong ano. Sana nga lang eh, yung positive na yun eh, yung maganda nangyayari. So anyway, eto po, no, tinatanggal po natin yung mga nakabalot sa kanyang pure sphagnum moss. So, i-divide ko po yan yung rhizome na hindi ako gumagamit ng kunting. Kasi, ganun din naman, no? Pag pipiraparasuhin natin, no? Ano pa, bakit pa natin gugunting. So, ayan. So, ayan nga, ito po yung sinagtala, no? So, kaya malakas yung loob natin na mag-experiment dahil dalawang tray na po yung sinagtala natin na talagang punong-puno. So ito po yung mga leaf pullings, no? Leaf pullings muna. Tapos maglalagay rin tayo diyan ng ano, rhizome division para po ano. Meron tayo, may leaf pullings tayo, meron tayong rhizome division. Meron din tayong ilagay na mga sundews diyan, yung Adelaide tsaka piliformis para isang kasahan na lang, no? So ayan. Para maobserbahan natin siya. Ayan. So, ano pa ba? Ayan, ito po, yung sa kabila, ayan rin. Ilalagay ko na rin po yung new growth dyan, no? Ayan. So, ano po? So, hopefully, sana may mabuhay kasi sayang naman yung, medyo malaki-laki pong maano yan eh. Sinagtala yung aking nilagay at maraming traps po talaga. So, ayan, nilagay na natin dyan. Pwede nyo po yung takpan, pwede rin hindi, no? Pero dahil ano, early stage ng propagation, takpan na lang natin. Hindi pa naman tatama yung mga growth niyan diyan sa ano, pinakataas ng bote. So ayan, inaayos ko po kasi nakalubog po yung ano, yung Adelaide. So ayan. At hindi po ito tissue culture, ha, water propagation, no, baka pagtawanan tayo. Ang tissue culture po ay aseptic technique, no, na ginagamitan ng mga medium, no, na may mga nutrients, yung MS medium ba yon, tsaka yung isa kalimutan ko na, pero nag-aral po ako niyan na medyo may kamahalan pero okay lang. Eh sabi nga eh, medyo nag ano, kumikita tayo dati noon sa ano, sa pagbebenta ng mga carnivorous plant, malakas yung time na yon, kaya ayos na ayos lang, bawi-bawi lang po yung ano, ginastos natin sa training. Uwian ako nung time na yon. Pasig, yes, Pasig, tapos dito sa Cavite. Pero anyway, marami tayong natutunan doon at nagkaroon tayo ng mga kaibigan. At ayan po, ang pinaka, ayan po, isa po sa pinakamahalaga, no? Ito po, ito yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraang pong video. Ito po ay kailangan nyo ilagay sa tamang pwesto o lugar. Saan pong pwesto o lugar? Doon po kung saan malamig at nasisinagan lang ng morning and afternoon sunlight. Yung medyo hindi na po yung terik yung araw. At hindi rin po yung lugar na kung saan umiinit, no? Yung nasa ilalim. Nilagay ko po kasi ito sa ilalim nung ano, may bubong na yero, no? So nung time po na naginawa ko yun, may nabuhay naman, no? Kaya lang po karamihan sa kanila, no, ay namatay, no?
dahil naluto sa init. At ginawa ko po yung summer. No, pero ngayon ay bare months, no? Ito po yung malamig-lamig. Ang siguro ang magiging kalaban lang natin diyan ay fungus, no? At kung ano pang ano, no, yung kalaban ng mga high humidity, no? At medyo hindi po malinis yung pagkagawa natin dahil rainwater hindi natin pinakuluan, no? Yung mga gamit eh hindi naman natin hinugasan or in-sterilize. So ayun yung magiging ano po noon. Pero siguro pag nakakita na tayo ng konting growth ay tatanggalin na natin yung takip or medyo bubuksan natin ng kaunti. So ayan po, kaya ako po pinapakita yung paligid para makita nyo na etong lugar na to ay medyo malilim, no? Nabubuhay yung sphagnum mas ng maayos. Ibig sabihin po malilim. So kayo rin po, doon nyo rin po sana ilagay. Yun lamang po, God bless, bye bye.